Dito na naman tayo sa Hauptbahnhof, main train station ng Zurich. At so magkikita kami ng aking kaibigan. Katatapos lang ng aking duty. At pupuntahan daw namin yung pinakamataas na part ng Zurich, kung saan makikita mo yung tanawin ng buong Zurich, Switzerland. Ayan, kita-kits na lang mamaya. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ayan, nandito na kami at nag-aantay ng tram. Ayan yung aking sidekick. Hindi, ako yung sidekick niya. Ayan, at pupunta daw kami sa Oldtiberg. Hindi ko pa nakikita yun. Actually, yun yung isang pinupunta ng mga tao dito, no? Sa Zurich. Tiga Zurich kami, hindi pa namin napapasyal eh. Mga kaibigan, dahil hindi namin alam kung saan kami pupunta, naliligaw na tayo, pre. Naliligaw na kami at hinahanap namin yung tumakay kasi kami ng tram. Lilipat kami ng isa pang tram para makapunta dun sa pupunta namin, kaso mali ata tong nababahan namin eh. Saan na kami naglalakad? Sa wakas, nahanap rin namin itong ano to? Zurich Selnau, kung saan ka sasakay ng isa pang train papunta doon sa Oldtiberg. Yan, nandito yung loob ng train, ang ganda. Walang katao-tao, kami lang oh. Parang pagmamayari namin itong train natin. No? Yan, diba? Oh. Diba? Oh. Around the world pa yun, no? Ayan, habang nandito tayo sa train, magkwentuhan tayo. Since 1 year na ako dito sa Switzerland, ngayon, i-share ko yung sekreto ko kung paano ako nagpunta dito sa Switzerland as direct hire. Ayan, habang ako naglalakad mamaya, magkukwento ako at habang nakasakay ako dito sa train. Unang-una sa lahat, syempre, hindi kayo makakapunta dito kung hindi kayo makakapagsalita ng German. So, dapat marunong kayo mag-German, mag-take ng German language course sa Pilipinas, at kailangan nyong ipasa hanggang B2 o B1 na sabi nila. Sa Oldtiberg na tinatawag nila. Kakababa pa lang namin dyan sa train na yan. At aakit pa kami doon sa pinupunta ng mga turista dito. Itignan namin. Kung nakikita nyo sa likod ko,
Yan yung dito, nandito ako sa pinakamataas na place dito sa Zurich, Switzerland. Ayan, kitang-kita ko lahat ng buong city, kung makikita nyo. Ayan, yung buong city. Hindi ko kasi ma-focus eh. I mean, ma-zoom. Ayan. Ayan, actually, ang pinakamahalaga talaga na kailangan mo para makapunta dito sa Switzerland is yung B2, gaya ng sabi ko kanina, B2 certificate. Yung mga requirements kung paano makapunta dito, gaya ng mga passport, yung mga credentials, mga ganun. Alam nyo na yun, normal lang yun sa mga, yung mga normal lang na ina-apply sa pag-abroad, ganun din yung dadaanan nyo. Ang main focus ko lang is kung paano ko natagpuan tong trabaho dito sa Switzerland at kung anong pinakakinailangan ko para nakapunta dito. Yun nga, yun yung, is yung experience ko tapos yung B2 certificate. Kung meron na kayo nun is pwede na kayong maghanap ng trabaho through internet. According to my experience, naghanap ako ng tawag dito, trabaho sa Switzerland through internet. Nag-search ako sa internet sa jobs.ch. Yun ang hanapin nyo, jobs.ch. Doon nyo makikita lahat ng iba't ibang klaseng trabaho dito sa Switzerland. At syempre, ang main focus nyo is nursing o Pflegekraft, mga ganun na sa search engine niya, doon nyo i-search. At doon magpapakita lahat, hospital, nursing home, lahat-lahat ng klase ng nursing na trabaho dito sa Switzerland, magpapakita doon. At doon nyo simulan, mag-apply kayo sa iba't ibang mga employer. At sa akin, sa experience ko kasi is mga nasa 60 or 50 na employers na yung in-applyan ko, iisa lang yung nag-reply sa akin. Kung kayo ay papalarin at merong employer na gustong kukuha sa inyo, na gustong kumuha sa inyo, doon na magsisimula yung parang entrance nyo dito sa Switzerland. Kasi yung employer ibibigay niya yung doon, magbibigay siya ng kontrata para mabigyan kayo ng visa sa Switzerland Embassy at lahat-lahat ng mga kailangan para makapunta kayo dito. Halimbawa, ng kailangan kasi mag-produce ng employer ng contract na approve ng Polo. At pag na-approve ng Polo yung contract, nandun kasi yung mga kailangan, may mga kailangan kasi i-meet yung employer para ma-approve ng Polo. Pag na-approve yun, ibig sabihin approve na kayo. Yun ang ipapakita nyo, yung contract na na-approve ng Polo, ang ipapakita nyo sa Swiss Embassy dyan sa Pilipinas. At para aproban kayo ng visa para makapunta kayo dito sa Switzerland. Pag magkaroon na kayo ng visa doon sa Swiss Embassy, doon nyo palang i-apply yan sa POEA. Kasi kailangan ng contract at saka visa doon sa POEA. Doon ako natagalan. Actually, yung visa, ang bilis lang ng visa doon sa Switzerland, mabilis lang yan, mga 1 week, 5 days to 1 week, meron ka ng visa. Ang matagal lang is yung exit clearance mo, yung processing dyan sa Pilipinas, sa POEA, mga medical, ganun lang naman ang nagpapatagal eh. Within 2 to 3 weeks, nakalipad na ako papunta dito sa Switzerland. Ang nagpatagal lang sa akin talaga is yung medical kasi kailangan mo antayin yung mga result. May mga requirements na kailangan i-provide ng employer. Hindi mo po problemahin yun kasi i-provide yun ng employer. At meron ka ding mga requirements na kailangan mong i-provide. At makikita mo lahat yun doon sa website ng Red Cross, www.redcross.ch, yung website ng Red Cross. At doon mo makikita yung mga kailangan mong requirements para makapunta ka dito. At ayun, yun lang, ganun lang kasimple magpunta dito sa Switzerland. At kung paano ko natagpuan tong trabaho na to is nag-search lang talaga ako sa internet sa jobs.ch. Doon kayo maghanap, jobs.ch. Ayan, isa-summarize ko lang yung paraan kung paano ako nakapunta dito sa Switzerland. Unang-una is yung B2 certificate. Ayun, nag-German language ako at nag-exam ako at pumasa ako at nagkaroon ako ng B2 certificate. Tapos nag-search ako sa internet, naghanap ako ng employer, tapos may tumanggap sa akin. Tapos nag-apply ako ng visa sa Switzerland Embassy, tapos na-aprobahan.
tapos nag-apply ng exit clearance sa POEA, tapos nakapunta dito sa Switzerland. Ayun, ganun lang yun kabilis, kagaya ng aking pag-explain. Kahit malabo, mabilis. Akyatin namin tong tower. At ayan, pakit tayo sa tower hanggang doon sa pinakataas. Pangkuhan lang to eh. Pang preparation sa Paris. Para pagdating sa Paris is lakad-lakad na lang. At talagang ginawa akong tanga nitong gate dito. At hindi ko alam yung pinaggagawa ko. Bayad-bayad pa ako ng mahal-mahal. Hindi, 5 franken lang naman ang entrance. Ayan, andito na ako sa taas ng tower. Parang nahuhulog na ako sa pakiramdam ko. Nihila yung tiyan ko eh. Hirap na hirap ako. Ayan, kung paligid tignan nyo. Ayan, yan ang Otliberg. Yan yung pinakamataas na area dito sa Zurich. Ang ganda ng Zurich oh. Ayan, kung nakikita nyo, yan na yung pinakamataas na pwedeng tignan dito sa Zurich. Kaya ako pumunta dito para makita to. Nakikita mo actually yung lake, tapos yung mga mountain. Bergen ang tawag kasi nila dito eh. Ayan. Ayan, kain muna tayo, merienda. Ayan, ang sarap ng view, ang sarap pagkain. Ano pre, ano masasabi mo? Hala. Ah, ano masasabi mo? Mayroon kaya ko pre. So... Pauwi na kami, pababa na kami dun sa train station. Maraming salamat sa panonood ng aking video. I hope may tulong sa inyo yung pag-explain ko kahit malabo. Tapos ayan, shout out pala sa aking mga pamangkin dyan, si Katalea at si Kaya. Nanonood dyan lagi ng vlog ko eh. Tsaka yung dalawang anak, si Pia tsaka si Abiel. Ayan. Shout out sa inyo. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at share ang aking channel para madaming makaalam kung paano pumunta dito sa Switzerland. Kung naman yung purpose nun eh. Para malaman nila na hindi ganun naman kahirap ang pagpunta dito sa Switzerland. Madali lang kung qualified ka at porsigido. Yan, maraming salamat. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.